mamaya i-alisin mo na naman ito. Yari tayo dito. Ayos! Sinigurado ko na mamaya, hilahin na naman yung upuan ni Commander. Baliktad na naman tayo dito. Hello guys! Kumusta kayo? Welcome to the channel Kalimay 09. Ayan, welcome po muli. Kumusta po kayo guys? Shout out sa inyong lahat. Okay. Yung mga nagpa-shout out po, iniipon ko pa no, sa susunod na lang kasi ang shout out ko, ini-slideshow ko na lang po eh no. Ayan, so ang magiging content natin ngayon guys, kanina kasi bali ito 2019 NGC no, yung NGC na coin. Meron kasi ako noon na nasa 200 pieces na eh no, mahigit 200 pieces na yung NGC ko na 1 peso low mint mark. Ayan, di ba? Alam naman nating lahat na coin yan, low mint mark na yan, semi hard to find na yan. At meron na po yung value sa price list ng mga coin collector sa uncirculated condition. Alam po nasa 50 pesos na siya eh no. Ayan po ang value ng NGC 1 peso na yan. Kinilatis ko siya, inisa-isa ko kanina kasi binilang ko. Binilang ko siya. Abang iniisa-isa ko, ginamit yung lente na binigay ni Kuya Serapin. Shout out, Kuya! Hello, Kuya Serapin. Kamusta po? Inisa-isa namin. So, sa pag-isa-isa ko na yun, ano, meron ako nakita. May nakita ako, isa. Sabi ko, uy, mukhang kwanto ah. Mukhang hard to find to ah. Ay, mukhang error to. No? Tapos, abang tinutuloy ko yung kwan niya, kilatis ko, meron ulit akong nakita hanggat sa dumami na siya. Sabi ko parang hindi ko masabi kung varieties ba siya o error kasi doon sa likod niya yung ano bang tawag sa halaman na yun, waling-waling yan, di ba? Meron doon sa spot, sa isang lugar doon sa likod noon, mayroon siyang parang bilog, parang bunga eh. Ganun, hindi ko masabi kung cut error, pero sa isang spot lang na yun lumabas yun. Kaya yun po ang ipakikita ko sa inyo. Tapos meron pang talagang masasabi ko na kapansin-pansin. Ayan. Bukod sa semi-hard to find na siya, meron pa siyang yun, yung sinasabi ko na. No? Kaya, ayan, meron tayong bagong pagkakaabalan. Meron tayong bagong iha-hunt sa 2019. So, samahan nyo kami. Tara. Kaya, ano? Tara na. Let's go. Aray, hindi pimot ako. Alright guys, welcome back. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, no? Ayan. Lahat po ito ay NGC 1 peso na low mint mark. Kaya nasa 183 pesos itong nandito, no? Bukod pa yung nandun sa album. Ayan, so ito po yung binukod ko na yan. Ayan po yung may lumabas na parang bilog dyan, parang bunga siya, no? Ayan, sa out of 183 mayroon 21 pieces na halos pare-pareho siya. So hindi mo masabi cut error yung kasi bakit sa isang spot na lumabas na halos pare-pareho siya. At itong dalawa na yan, ayan, ayan ang main event natin, no? Tapos bago na tayong patuloy guys, mga bago lang po dito sa ating channel, subscribe po kayo para meron po tayong dumami ang ating mga kaibigan dito sa Kalimay Online, at paki-on ng notification bell para ma-update kayo kung may bago tayo. Okay, simulan na natin to para matapos tayo ng hindi masyado mahaba ang ating content. Ito yung binukod ko na, no? May mga error din dyan at saka ako natatalakayin yan. Iba kasi yung error na nakita ko sa tatlo na yan, no? Ayan siya. So, sa tingin ko dito sa 2019 na NGC, maraming error na lumabas. Bukod sa mga CAD error at mga dun sa lettering niya sa Republika ng Pilipinas, meron isa dyan. Pero saka ako na ipapakita yan sa inyo. Ngayon po, dito po tayo magpo-focus, ano? Itong 21 pieces na ito. Pare-pareho po. Yeah, may pare-pareho po siya. Yung sinasabi ko kanina, dito sa reverse niya eh. Sa dahon eh, merong medyo nagre-reflect lang siya, no? Huwag kayong mag-alala, gagamitin natin yung lente na yan. Yung lente ko na maliit, na galing
sa ibang bansa pa yun, galing pa ng China yun, pero okay siya. So ayan, dito hindi siya makita pag ganyan lang, kaya kailangan natin ang lente. Ito, ayan, zoom natin, gamitan natin ng malayo UFO na ano. Ayan, nakita nyo guys, yung part na yun, may arrow yan, yung nilagyan ko ng arrow na yun po yan, sinasabi ko na sa part lang na yan, yung 21 pieces na yan, pareho-pareho po silang ganyan. So di mo naman masabing error siya kasi pare-pareho na nga siya, no? Maaring brightish siya, di po ba? Kasi nga, pare-pareho, hindi naman po pwede pare-pareho or common na error, eh, halos sa tugman-tugmayo eh, papatay na isa para makita nyo, ayan. Pag ganyan eh, comment nga kayo guys kung ano po sa tingin nyo, magbigay po kayo ng opinion, ano, kung error ba siya or variety siya, ayun o, pansin ninyo, kahit medyo malabo kita naman siya eh. Kasi yung normal coin po na ganito, wala pong spot doon na parang bunga na bilog, ayun o, kita naman eh, ayusin natin, buka pa tayong isa. Ayan, binukod ko na yun siya eh, 21 pieces yan eh. Ayusin ko lang guys, at pagpasensya na yung backrot ko, minsan may tumitilaok na manok nandito ko siya sa bukid eh, no? Hindi ko naman pwedeng pagsabihan niya kung kailan sila titilaok, no? Ayan, so ayan, zoom out natin, zoom in, yun no, di po ba, kitang kita siya. Yun, yung parang lunal na yan. Pare-pareho po yung 21 pieces na yan. Kaya nga tulad sabi ko kanina, paring varieties ito. O, hindi lang nakalagay doon sa comment o sa may numista. Maaring wala pang record kasi sa numista. Kasi nga bago pa itong coin na IGC. Kuha tayo ng isang common, yung normal. Tingnan natin, para masilip nyo rin ano. At kung meron din kayo dyan guys, pakicheck nyo na. Ito, pinapakita ko lang kasi para detalyado yung content natin. Ayun siya, malinis po siya, di ba? Wala po siyang ganun. Itong nga isa na po, yung nakabukod na marami. Ayan po yung common. Ayan. So nakita nyo, di po ba? Kung meron kayong hako dyan, tignan nyo agad. Kung meron kayong lente. Ayan. Okay guys, mapunta naman tayo dito sa dalawa na binukod ko. No? Ito yung sinasabi ko na pang main event natin. Ang pagkakaiba naman dito guys, eh, doon din sa spot na yon, yun nga lang, mas malaki siya. Pusa ko yung ilaw, ano ba mas maganda ko. Nagre-replay kasi pag kun eh. Ano ba setup natin dito? Pangit. So, papailawan na lang natin dito. Ayan. Para mas kita. Mas lumaki guys, doon din sa spot na yon, yun nga lang, sabi ko nga, mas lumaki. Parang naging extra lip na siya eh. Ayun, hindi po ba? Kitang-kita nyo yung malaki na yan. Yung may arrow din na yan. Yan. So, 2019. Low mint mark. Plus, may error siyang ganyan. Na error. Hindi ko masabi kung error. All varieties. So, comment kayo guys. Ano? Kunin natin itong isa. Dalawa siya. Ano? Out of 183 pieces. Meron tayo nakakita ng ganito. Ayan. May plus value po yan guys. Kasi low mint mark po ito eh. 2019. Tsaka yung, ayun o, tignan natin. Kita nyo guys. Yan, may arrow na yan. Yung bukol na parang extra lip na yon. Yan, pareho sila. Doon din sa spot na yon, mas malaki nga lang. Diba ba? Check nyo po yung ano, para mapamiliarize nyo po yung common. Para pag meron kayong makikita na kakaiba, alam nyo na agad. So, ayan. Dapat guys, meron na rin po kayong lente kasi minsan yung mga error dyan, di po natin agad makikita yan din. Dapat ipamilyar natin yung mga coin kasi pag biglaan tingin at may mapansin kayo dyan, kasi nga alam nyo yung normal, eh, no? Mapapansin nyo agad dyan kapag merong kakaiba. So ayan, at ayan guys, sana makatulong ito at kapag wala kayong ginagawa, hindi kayo masyadong busy, isa-isa nyo na po yung mga coin ninyo, kilatisin nyo, no? Unang-una, nakakalibang po ito, no? Nakakatanggal po ng stress ang pag-collect ng coins at pag naging kilatis ka, nalilibang ka, di po ba? So, magandang libangan ang pagiging isang
coin collector tulad nga nasabi ko doon sa may content ko. So, ayun po guys, at dun po sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo sa aming channel. At yun na advice ko na rin na kayo po, pwede na rin po kayo magsimula ng pagiging isang coin collector. At may mga bilibisyo po kayo makukuha dyan. Pwede nyo rin pong i-vlog yan. Magsimula po kayo ng YouTube channel niyo, especially marami pong coin collector dyan na hindi po nagwa-vlog. Nagko-collection lang sila. Kaya advice ko, i-vlog nyo na rin po yan habang maaabot pa po yung requirements ni YouTube ngayon. So, pag na-monetize kayo dyan, kikita kayo dyan. At sayang din naman po. Kaya ako po sinisikap ko po na maging isang full-time na coin collector na rin, and at the same time as a vlogger po. At yun po, sinishare ko po yung aking mga natutuklasan sa inyo. Ayan po guys, that's all for today. Maraming salamat po muli sa pagsama nyo sa amin sa ating contingent. So until next time guys, God bless you all, I'm out.